ito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang Number 1 06.7 GFM. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Mary Grace. Isa po akong simple at mabuting ina at kinakasama. Pero alam mo, yung pagiging mabuti ko, DJ Lindsay, ay sinubok po ng tadhana. Naghiwalay kami ng live-in partner ko. That was around 2022. Toxic na kasi. Kaya lang, yung pamilya ko, sinasabi na ayusin ko raw para sa mga anak ko. Kaya naman pumayag ako na magsama ulit kami ng partner ko after 1 year ng paghihiwalay. Pero kahit anong pilit ko na maging masaya, ang kasama siya, hindi na talaga. Talagang may lamat na. Pinipilit ko pa rin para sa bata. Para hindi sila maapektuhan. Alam ko naman na ramdam din ng live-in partner ko na matabang na ang pakikitungo ko sa kanya. Tinatanong niya ako kung meron daw ba akong bago. Sabi ko wala. Kasi that time, wala naman talaga. But one day happened. Nakilala ko itong isang lalaki na nagpabago ng buhay ko. Fast forward po natin. Boyfriend ko na siya. Binata, responsable, at tanggap niya ang mga anak ko. Iba yung feeling ko kapag kasama ko siya at kapag nakakausap ko siya. Sobrang masaya ko, DJ Lindsay. Yung ilang taon ng pananakit sa puso ko dahil hindi ako makahiwalay dito sa dating live-in partner ko. Eh, lahat napalitan yun ng saya nang makilala ko ang boyfriend ko ngayon. Ang problema nga lang, walang alam ang pamilya ko, pati ang tatay ng mga anak ko na meron na akong boyfriend. Hindi rin po alam ng boyfriend ko na nagsasama pa kami ng tatay ng mga anak ko sa iisang bubong. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin, DJ Lindsay. Payuhan niyo naman sana ako.
Muli, ako po si Mary Grace. At ito ang lihim ng aking liham. Hi, pangga, oras natin sa Bunga Bloon, silip sa orasan, 14 minutes after 9, 9:14 on the clock, same, pero iba! Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Parang tinapay ka lang na mahal. Di ba yan yung anong mamahali na ensaymada? Yung may mga cheese rolls, cheese rolls. Okay ah. Cheese rolls? Gandang umaga sa lahat po ng mga nagugutom dahil sa mga pinagsasabi ko. Alam mo, Mary Grace, masaya na sana ako na nakahanap ka ng lalaki na nagpatibok muli sa puso mo eh. Yung lalaking nakapagbigay kulay sa madilim mong mundo after nyo maghiwalay nung live-in partner mo. Pero bakit naman? Hindi mo sabihin yung totoo dun sa pamilya mo. Tareng. Bakit naman di mo sabihin yung totoo? Sabihin mo na sa kanila na may iba nang nagpapatibok ng puso mo. Ano ba kinakatakot mo? Na baka mag-eskandalo yung live-in partner mo? Oo, na baka hindi niya mapigilan yung sarili niya tapos awayin yung Jowa Bells mo ngayon na binata, responsable at pogi. Hoy! Ka magdadagdag. Pero, yun nga, no? Ano man kinakatakot mo? Ba't di mo sabihin? Natatakot ka na baka mamaya magkagulo ang lahat? Nako. Panggano bang masasabi mo tungkol dito sa kwento ni Mary Grace ngayong umaga na to? So, basically, meron siyang boyfriend, di ba? But for the longest time, meron siyang live-in partner. May mga anak na sila. Ngayon, nagkahiwalay sila for some years, pero pinilit nila to patch things up. Pero hindi na po talaga. Hindi na talaga naging okay. Diba? Kumbaga, it was never the same again. Diba? Tapos ang nangyari dito, nakakilala siya ng isang lalaki na siguro better than the live-in partner. So, naging boyfriend niya tong si lalaki. Pero ang ending is, ang pinagugulo ng kanyang isip is that natatakot siya dahil hindi pa alam ng pamilya niya at ng live-in partner niya na indeed, meron na nga siyang ibang boyfriend. Wow! Di alam ng mga taong itong involved sa buhay niya, no? Na meron ng boyfriend. Si boyfriend naman hindi alam na meron siyang live-in partner na kasama niya pa sa iisang bubong hanggang ngayon. Wow! O, diba? So, walang nakakaalam. Siya lang. So, ano ba ang masasabi mo tungkol dito sa kwento na to? Anong may papayo mo kay Mary Grace? Pag-usapan natin to, gaano nga ba kahirap magsabi ng totoo kung talagang out of love ka na doon sa live-in partner mo kahit na meron kayong mga anak. Tapos meron ka ng boyfriend at hindi mo naman masabi sa boyfriend mo na meron ka ng live-in partner at hanggang ngayon, eh nasa isang bahay pa rin kayo nakatira ng live-in partner mo. Sabihin mo sa akin kung anong pananaw mo tungkol dito. Halika na mga Mars. Let's go. Let's make chika-chika about this. Masabi dito ni Scars, gumagawa ka ng sariling problema mo, ate. Siguraduhin mo lang na kapag gumawa ka ng isang bagay, kaya mong panindigan at harapin ang mga consequences nito. Sabi naman ni Tim, huwag kang humingi ng payo dito. Alam mo na ang solusyon dyan. Uy, grabe ka naman, Ton. Sabi naman ni Rhea, kesa ganyan yung ginagawa mo, hiwalayan mo na yung asawa mo kung gusto mong mag-boyfriend. Hindi yung may tao ka pang lolokohin at mawawala ng gana sa buhay dahil niloko mo lang siya. Diba? At pati mga anak mo, nadadamay sa problema mo. Ay nako, mag-isip ka naman ate. Sa huli ang pagsisisi, malamang ayaw mo na sa mister mo kasi may iba kang pinagtutuunan ng focus mo. Pero may chance din ha, na baka, diba, sa pagbabalik ni Mister, eh may nakakausap na nga siyang iba. Pwede namang hindi itong si boyfriend ang nakakausap niya, pero nag-entertain na siya ng iba. Kaya hindi na talaga nagsaspark yung dating pag-iibigan nila ni live-in partner kahit anong gawin. Wow!
Kasi may iba na nga gustong makausap itong si ate mo, di ba? Iba na nga yung gusto niyang setup, ganyan. Posible din naman, pero wag naman natin gawing ano, masama si ate dito dahil, well, hindi niya rin naman nasabi kung bakit sila nagkalabuan, ba't sila naghiwalay, pero pinipilit naman nilang maging okay, pero hindi na daw talaga bumabalik yung dating pagmamahalan nila. Kumbaga nagkaroon na ng lamat. Yun talaga yung mahirap. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo manluloko ng mga tao. Lalo na huwag ninyo lolokohin yung partners ninyo. Because, you know, pagsisisihan ninyo, nandyan siya, pero parang wala na siya. Asawa mo siya, pero parang roommates lang kayo. Ganyan yung mangyayari. Aww. Sabi naman ni Kemi, alam mong gagawin mo, ayaw mo lang gawin kasi masaya ka na dyan sa bago mo. Hiwalayan mo niyan at mag-focus ka na sa pamilya mo. Total, nakipagbalikan ka na naman sa LIP mo, sa live-in partner mo, ayusin mo na ang pamilya mo. Pero kung talagang di mo matiis, edi sabihin mo na talaga ang totoo sa live-in partner mo na may bago ka na, huwag ka nang magtago. Wow! Alam mo, totoo yan. Kasi the more na tinatago mo, the more na mahihirapan ka, be. Diba? Lalong nanggigigil ang mga ganyan. Oo, tapos imaginein mo na lang yung magiging problema, 'di ba? Kapag nagkaalaman, nagkabistuhan. Yari tayo dyan. Sabi naman ni Nell, tapusin mo na ang sa inyo ng mister mo bago ka magpapasok ng iba sa buhay mo. Hi DJ Lindsay, good morning. Good morning to you. Wow. Morning. Sabi ni Cory na tanawan, hi DJ Lindsay, good morning. Good morning din. Okay. Sabi naman dito ni Angelo Campos, huwag kang magpapahuli sa ka-live-in mo, Mary Grace. Hoy! Sabi ni Arch, masyadong makasarili sa letter sender. You need to make a choice. Can't have your cake and eat it too. Uy, speaking of cake, sarap ng cake. Sabi naman ni Merlin, makipaghiwalay ka na sa ka-live-in mo and focus ka na sa mga anak mo and new jowa mo. And te, parang awa mo na, sabihin mo na yan sa pamilya mo. Baka pag nalaman niya ng new jowa mo na magkasama pa kayo ng ka-live-in mo, baka mawalan pa siya sa'yo. Baka mawala pa siya sa'yo. Totoo naman. Baka mamaya magtanim pa ng galit. Well, ganoon naman talaga ang mangyayari kapag nasaktan mo ang isang tao. Walang sikreto na hindi nabubunyag, sabi ni Angel. Sabi ni Mary Jane, to Mary Grace, isa-isa lang po, sana te, para makauyab ang tanan. Ano daw? Sabi ni Diesta, mahirap yan girl, baka ikapahamak mo yan. Sabi naman ni Nell, tapusin mo muna ang sa inyo ng mister mo bago ka makapasok, magpapasok ng iba sa buhay mo. Ay, yan yung kanina. Ay, nako, keep playing games, ate. Sali ako. Ay, nako, sabi ni Chard. Alam mo, kung ako lang yan, ha? Ano muna ako? Hihinga muna ako, Mary Grace, di ba? Ang dami mong pinagdaanan sa buhay mo, di ba? But you have to remind yourself na you've been in a relationship with this live-in partner of yours ng ilang taon. Tapos, hindi kayo naging okay. Tapos, naghiwalay kayo. Nagkabalikan ulit, tapos ngayon meron ka namang kinakausap na iba, tapos meron ka ng boyfriend. Wow! Te, hinga-hinga naman, oo. Masyado kang occupied, parang hindi mo na ginawang single yung sarili mo. Diba? Ba't parang hindi mo gustong huminga on your own? Pero may mga ganyang tao, no, yung hindi kaya mag-survive nang wala silang partner, na walang jowa. No? Pero for your own sake, huminga ka muna ng malalim. Diba? Kung ako sa'yo, ano, diba mag-backwards ka muna, one step backwards, tapos tingnan mo yung whole picture. Ano na bang nangyayari sa pamilya mo? Ano ba ang gusto mong i-focus ang sarili mo with? Yung sarili mo lang ba? O yung mga anak mo? Saan ka ba nakatingin? Sa own happiness mo? O doon sa ikabubuti ng mga anak mo, ng pamilya mo? Wow! Sasabihin ng iba, hindi DJ Lindsay, dapat masaya muna ang nanay bago maging masaya ang mga anak. Okay po! Okay po, diba? Totoo naman yun. Pero syempre, kailangan mo ring intindihin kung ano bang sitwasyon ng mga anak mo. Diba? Kung talagang hindi nyo na kayang maging civil ng live-in partner mo, o kaya hindi nyo na kayang makipagbalikan sa isa't isa, di maghiwalay na kayo. Huwag na kayo magpanggap sa harap ng mga anak ninyo. Diba? Kasi in the long run, mga bata ang magsasuffer, mga anak ninyo. Magtatanong sila, bakit si mommy at saka si daddy nasa isang bahay pero never naman silang nag-kiss? Yeah! Bakit si mommy at saka si daddy never naman nagsabay sa pagkain? Diba? Magkakaroon sila ng maraming tanong sa sarili nila. Baka mamaya ang isipin pa nila, yung mga hindi nyo pagsasama sa pagkain, di pag-kiss, you know, mga simpleng bagay na ganyan, maging regular sa pag-iisip nila, maging normal sa isipin nila. Diba? Baka tumatak sa kanila yan. Wow!
Which is not good, diba? Kung hindi nyo kayang magsama together at hindi nyo na kayang ibalik ang noon, maghiwalay na lang kayo, maging civil na lang kayo with each other. Ngayon, if you wanna play games with anyone else, diba? With somebody else, then your partner has to know. Diba? Kasi may mga anak kayong dalawa eh. Diba? Your partner has to know. At saka, hindi ba dapat malaman din ng boyfriend mo na meron kang live-in partner na nakakasama mo sa bahay pa din? Diba? Kailangan mo maging transparent sa kanya para tanggapin kanya ng buong buo din. Ano ba? Parang niloloko mo lang siya. Diba? Sabihin na natin na hindi ko po siya niloloko, hindi ko palang sinasabi sa kanya yung totoo. Eh, di parang ganun din yon. Diba? Sabihin mo sa kanya, what's the real score? Kung ano bang estado mo ngayon? Kung ano bang current na nangyayari? Status quo ninyo, di ba? Hindi kompleto yung mga salaysay mo sa buhay eh. O, biloso po ka pag sinabing, hindi ko pa po sinasabi sa kanya, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi pa lang naman po niya tinatanong. Wow! No, but eh, kailangan niyang malaman yun. Kasi part yun ng pagkatao mo. Di ba? Part yun ng currents mo. Di ba? Kailangan niya malaman kung ano talaga nangyayari sa'yo currently. Kasi siya, I'm sure, pretty sure, well, di ko naman siya kilala, pero I'm sure totoo siya sa'yo. Diba? Pinursu ka niya eh. Diba? Tinanggap yung mga anak mo. So don't you think it's you know, parang equal lang para, it's fair lang para magsabi ka rin ng katotohanan sa kanya. Diba? Sabi ni Angel, broken family yan. Sabi naman ni Kila, everyone deserves to be happy. Yung asawa mo o yung live-in partner mo, palayain mo na siya. Huwag nyo nang ipilit kung hindi na talaga kaya. Diba? Kasi baka mamaya may iba pang deserving na babaeng magmahal sa kanya ng totoo. Hindi yung half-hearted lang tulad mo. Wow! Totoo naman. Diba? Hindi lang naman tayo mga babae ang deserve na mahalin ng malalang malala at mabisang mabisa, no? Mga lalaki din. Diba? Lalaki din. Diba? Sabi ni Mary Jane, ti Mary Grace, kaya ang daming walang jowa kasi nasa iyo na po yung iba. O, nilahat mo daw. Oo, diba? Pinakyaw mo raw lahat. Sana nagtira ka kahit isa lang. Uy, inubos niya na. So para sa akin, unahin mong ingatan yung puso mo. Diba? Step back a bit. Just one step backwards. As tingnan mo yung whole picture. Tingnan mo kung anong nangyayari sa buhay mo. Diba? Is this guy worth having for the next 5 to 10 years? Kung sa tingin mo for the next 5 to 10 years, eh, nakikita mo pa yung sarili mo sa kanya? Or longer, diba? Better, diba? Pero kung hindi at nakikita mo ano lang, for short time lang itong si lalaki dahil di mo naman sa kanya kayang sabihin yung katotohanan ng buhay mo, then bitaw na. Wow! Ayusin mo muna yung isip mo, ayusin mo yung buhay mo. Hindi yung nandadamay ka ng ibang tao, Mary Grace. Diba? Everyone, sabi nga nila, everyone deserves to be happy. Hindi lang ikaw. Oo, nasaktan ka, nag-move on ka, pero deserve ng lahat maging masaya. If you